Hello, Beherus. Onboard na naman ako ngayon. Balik na naman ako sa trabaho. Ito nga palang nasakyan ko ay chemical product tanker, yung ginakarga. Ang chip building pala nito ay SPP chip building with 183 meters LOE. May 29,000 gross tonnage. Ito naman ay Hyundai MAN B&W 6G50ME engine. Sa ngayon, balik na naman tayo sa trabaho natin. Si kailangan na ng financial natin para sa pamilya. So, itong lugar na na-joinan ko ay napakainit na lugar. Dito sa Dubai, Jebel Ali. Napakalawak na desierto. At napakainit talaga na lugar. Ang temperature nga pala dito ngayon ay pumapalo sa 45 to 50 degrees Celsius. Napakainit. Lalo na siguro yung mga OFW na nagtatrabaho sa land base dito sa disyerto. Kawawa din siguro dahil sa init ng panahon dito. So sa pag-onboard mo pala ay dala-dala mo tong blue book. Ito yung nilalagyan ng mga dokumento. Kaya ito ay kailangan naka-backpack palagi. Kaya kaming mga seaman ay palaging may backpack dahil ito ay nakasalalay sa aming buhay. Dahil kung ito ay mawala, hindi ka talaga makapag onboard sa barko. So ang laman ng blue book na ito, nandito lahat ng dokumento mo, katulad ng itong yellow card, vaccine, seaman's book, mga certificate. Sa loob, nandyan lahat. At saka passport, kailangan din na nasa loob nito. Dahil kung ito ay mawala, ay napakalaking problema talaga. So, sa gabal ito sa iyong pagsakay. Sa pag-travel kasi, kung ilagay mo sa luggage, ay may posibilidad na mawawala. Dahil minsan, yung bagahe ay hindi darating sa destination nyo. May iwan sa ibang airport. Lalo na kapag may connecting flight kayo. Sa pag-onboard mo, ay automatic na bibigyan ka ng safety shoes. Ito ay anti-resistant. Ang sapatos nito ay anti-static, extra grip at oil resistance. Kaya safety shoes. At siyempre bibigyan ka rin ng coverall, bagong coverall at bagong gloves. Minsan hindi na binibigay yung gloves kasi pag duty mo may mga gloves na. So dito, binibigyan pa rin kami ng gloves. After matanggap yung mga safety equipments na gagamitin mo, ay nag-ikot na rin ako doon sa loob ng engine room dahil nasa makina tayo. Kaya nag-ikot ako dahil iikot kayo kasama ng iyong kapalitan. Minsan yung kapalitan mo ay hindi mo na rin masama dahil yung sinasakyan mong barge o service boat ay yun din ang pipick up sa kanila. Minsan hindi rin magka-handover kaya ikaw na ang mga pa doon sa ilalim. After nating mag-ikot at break time na rin, lumabas ako at nagpahangin dahil sobrang init talaga. At yung katawan natin dahil galing pa ng bakasyon, kumbaga nag-a-adjust pa. So salamat dahil naka-onboard na rin tayo at makapagbigay na rin tayo ng kailangan ng ating pamilya. Kabeheros, maraming salamat.